Dok, yung aso ko po ayaw po magpa-stud. Kinakagat po yung lalaking aso. So, may mga aso po talaga na ayaw magpa-stud kahit standing heat po sila. Lalo na po yung mga bagong mga aso na first time nila magpabuntis o magpasamba. So, kailangan talaga ng shooter para po manghawak sa kanila para po meron pong proper restraining. Kung talagang ayaw niya at standing heat naman siya, eh, kailangan talaga ng kahit 2 hanggang 3 tao na humawak sa babaeng aso. Pero, kalimitan ng mga aso, ayaw talaga magpasambayan kung hindi sila standing heat. Kaya, possible po na ayaw magpasampa ng aso nyo kasi hindi pa po siya handa. Hindi pa po siya standing heat. Hindi po gaya ng tao yan na anytime gusto. Yun, may timing talaga. May panahon yung kanyang pagpapasampa kapag po siya ay pumasok sa estrus na. Sabi dito, tinanong sa akin kung hindi po ba pwede ipa-stud. Sabi ko, pwede naman. Kailangan lang na may shooter at siguraduhin in heat. Pero sabi niya dito, pag hinawakan ko po yung vulva niya, tinatakpan po niya yung buntot niya. So, ibig sabihin, hindi pa siya standing heat po. Kasi dapat kung hinahawakan yung vulva niya, minamassage nyo, ginigilid niya po yung kanyang tail, pinupunta niya po sa kanyang side. Meron po tayong isang video dito na binigay ko na example sa vlog part 1 hanggang part 8 po yun. Yun po ay sunod-sunod na video na ginawa ko na pagpapa-stud kay Sophie, yung ating Siberian Husky. Doon, makikita nyo doon yung signs ng pagbubunti ay signs ng in-heat yung aso at kung kailan ka magpapa-stud at signs ng standing heat din. So, binanggit ko po lahat doon. Balikan nyo po yung ating video na diniscuss ko po ang tungkol sa panahon para magpa-stud ng aso. So ulitin ko po, hindi talaga magpapasampa yung aso kapag hindi po siya standing heat. Meron din namang standing heat pero ayaw talaga magpasampa, may mga ganong aso din. Lalo na yung mga aso na wala masyadong kasakasamang mga aso sa bahay nila. So, kailangan lang po ng proper restraining. Kailangan lang po ng shooter. Yung mga shooter po ay hindi lang po ang gawain nila ay shooter. Dahil shooter in term, i-shoot lang nila yung penis ng lalaki sa vulva ng babae o sa vagina ng babae, hindi po ganun lang. Ang gawain din po nila is i-restrain yung mga aso, itatali nila yung paa, hawakan yung ulo, gagawin nila lahat ng makakain nila para hindi siya magwala at para masampahan din siya ng lalaking aso. Sa shooter din, inaalam din nila yung lalaki, hindi lang yung babae ang ina-assist nila, yung lalaki din na shooter, ina-assist din nila yung lalaking aso na mas madali siyang sumampa. Sila din yung iikot. Kapag nasampahan na yung babaeng aso, yung shooter din ang mangiikot o itatas yung lalaking male para maging comfortable sila during the coitus.